What a beautiful Saturday morning in Perth. Ang ganda ng ulap, ang sarap ng hangin, ang ganda ng panahon. Ang sarap gumala, pero bago pa man ako gumala, uunahin ko muna ang pagdalo sa pagsamba. Yes mga youngsters, unavailable talaga ako sa trabaho pag-araw ng Sabado dahil ito ang araw ng aking pagsamba. Ako ay isang iglesia ni Kristo. Pag weekdays naman, pwede ako pumasok sa trabaho kasi sa gabi naman ang pagsamba. Uunahin at pipiliin ko talaga ang pagsamba. Hello mga youngsters! Welcome back sa aking vlog. Isang mabilis na biyahe lang ito papunta sa dako ng aming pagsamba. Mga less than 10 minutes drive. Si Tita Phil pala ang driver. Fast forward ko na ha. Here we are. This is the place of our worship service. Ayan ang mga kapatid namin na scan. So, nag-park lang muna kami at dahil napaaga kami nang dating sa kapilya, naghintay na lang muna kami ni Tita Fel sa loob ng sasakyan. Pumasok kami sa kapilya sa takdang oras. I'm wearing a long dress with matching high heels. Tiis ganda! After ng pagsamba, umuwi na muna kami. Ang ganda talaga ng panahon. Look at the sky! Ay, ang saya! Since nakasamba na ako, pwede na ako gumala kasama sila Tita Fel at Tita Bing. Magkapatid pala silang dalawa. Siyempre, umuwi muna ako, nagbihis, nagkape at naghintay kay Tita Fel kasi meron pa siyang dental appointment. At hinintay ko din si Tita Bing. Si Tita Bing pala ay nakatira sa ibang suburb. Mga around 11:30 na kami nakaalis sa bahay ni Tita Fel. Bago kami pumunta sa city, dumaan muna kami sa McDo para mag-lunch. Si Tita Fel pa rin ang driver. Mas malakas kasi ang loob ni Tita Fel kaysa kay Tita Bing mag-drive sa kung saan-saan. Ako magbayad. Sabi kong ganun. Kasi gusto ko talaga i-trip din kayo. Kaso lang itong napili mong restaurant. Oh, yum. Ano? Perfect na sa akin ang McDo. Ako din. Tara, sama kayo sa aming yamsters. Ano kayang kakainin namin? One-piece chicken with rice? Mac spaghetti? Ay, wala palang ganyan dito. Medyo may kahabaan ang pila sa counter. Kaya, sa malaking touchscreen machine na ito kami nag-order with the help of a friendly staff. Only this one because we don't eat much. So... Hindi naman, that's why. Kung napapansin nyo mga youngsters, hindi na kami nagsusuot ng mask. Inalisan ng gobyerno ang policy sa pagsuot ng mask sa public places. Pero ako, nagsusuot pa din, hindi lang ngayon dahil gusto kong mag-vlog. While waiting for our order, nag-chikan muna kami. Bawal i-share kasi puro lang kalokohan ang pinag-uusapan namin. Joke lang, Tito Fel at Tita Bing. Actually, nag-reminis sila tungkol sa naging buhay nila sa Pilipinas nung kabataan nila. Sarap kaya nilang pakinggan. Finally, dumating na ang order namin. Pareho kaming tatlo na hindi mahilig kumain. Alam niyo na, diet-diet, pero ang sarap ng chips. Anong diet-diet? Maganda ang ambience dito sa McDo, kaya mapapakain ka talaga. Pagkatapos namin kumain, nilinisan namin ang table. We are following the policy, clean as you go. We have to clean up after ourselves. Sana ganito din sa Pilipinas. O, ganito na din ba? Pag-comment naman please. After ng lunch, bumiyahin na kami papuntang city. Mga 15 to 20 minutes drive lang naman papunta sa city mula sa place ni Tita Fel. Masarap magbiyahe pag weekend dito kasi maluwag ang kalsada. Pagdating namin sa Watertown, nag-park muna kami. May bayad ang parking dito. Hindi ko lang alam kung magkano ang rate per hour. Malaki ang parking area, sapat na sapat para sa mga customer ng Watertown. Welcome youngsters in Watertown, a home of outlet shopping. Wow, parang binayaran. Before, this place was called Harbor Town. Pinalitan nila ng Water Town. Ewan ko kung bakit. Pag si Tita Fel pala ang kasama ko sa shopping na, long dresses ang tinitingnan nito. Hindi kami uuwi nang walang bitbit na long dress ito, mamaya. Ay, may kumaway pala sa likod. Si Tita Bing walang planong mamili. Sumama lang siya para makapaglakad-lakad. Parang exercise na din daw niya. Kaya pala kami pumunta sa Watertown kasi naghanap kami ng pampasalubong at pangregalo sa my birthday. Watertown is a good place to shop. You can get the best deals. Lagi kasing may sale. Alam na mga Pilipino ang lugar na ito. So if you visit Perth and you want to go shopping, this is the place to be. Ito ang unang pinasukan ko. Naghiwalay muna kaming tatlo para makapamili na din sila. Dito naman ako sumunod na pumasok. May tag $5, may 10, may 15, may 20. Noong nasa Pilipinas ako, hindi ako pumapasok dito kasi walang budget. Madami akong pamangkin, kaya tumingin din ako dito. Mga pangkids pala talaga. Teenagers na ang mga pamangkin ko eh. Kaya, lumabas na lang ako.
This is a two-story building. Sapatos bang hanap mo? Bags, dress, at kung ano-ano pa? You name it, they have it here. Meron din kainan dito. Nabili ko na ang nasa listahan ko, kaya tinawagan ko na si Tita Fel para i-meet sila. Bumaba ako sa first floor kasi nandun daw sila. Ayan, may Levi's, may Fila. Pumasok din ako para tumingin kung may sale. Ito ang first floor. Walang gaanong tao. Baka ang mga tao nasa beach kasi mainit eh. Masarap maligo at mag-sunbathing sa beach. Nagkita na kaming tatlo at nakabili na rin si Tita Fel. Ang toilet! Actually, shortcut ito papunta sa kabilang side. Nandun kasi ang elevator. Aside sa pangregalo niya sa kaibigan namin na may birthday, nakabili si Tita Fel ng dress. Sabi ko sa inyo eh, hindi kami uuwi na wala siyang dress na mabili. Gusto ko ito, maglakad. Lakad-lakad lang na, Tita. Bago kami sumakay sa sasakyan, binayaran na muna namin ang aming parking. $4. Oh, yun. Yun lang mga yamsters. See you next time.